Uy, hello YouTube, Bromel Reaction. Welcome to my channel. At may panibago tayong nakakatakot ngayon na video. Ito po kay Andy the Explorer. Ayan po. Siyempre kung bago ka pala sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. At pa-click na yung notification bell at silicol para update kayo sa aking i-upload na reaction video na kagaya po nito. At pa-like na rin ang ating video. At huwag na natin ito patagalin. Tirahin na natin ito bago pa. Tirahin ng iba. Let's play. No, no, no. No, go away. Go away. Lakasan lang natin. No. Yan. Uy, ito. Mula sa batang multo na gustong makipaglaro, kakaibang nila lang mula sa abandonadong bahay, aswang na nanghahabol hanggang sa masamang espiritu na ayaw magpatulog, narito ang pitong video na siguradong magpapasigaw sa iyo sa takot. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at pindutin like ang notification bell para lagi kang... At syempre pa-subscribe din ang aking YouTube channel at pa-like rin ang ating video, ayan. Updated sa ating mga bagong video. Andy the Explorer. Ang video naman na ito na nag-viral sa bansang Vietnam, ay hinihinalang ang pagkakadapa ng isang bata na ito ay dahil sa kagagawa ng isang multo. Okay. Panuorin mabuti ang pangyayari. Inila. Makikita sa video na animoy may humila sa isang paa ng nasabing bata, dahilan upang ito ay madapa sa sahig habang naglalaro. Inila kaya? Inila talaga o nadapa lang. Sa akin talaga wala akong nakitang ano kakaiba eh. Normal lang yung pagkadapa eh. Yan, normal ang pagkadapa ano no. Yung ano din sa inyo kung anong ano nyo. Maraming netizens ang nagsasabi na kagagawa nito ng isang batang multo na maaaring gusto rin makipaglaro sa mga bata. Okay. Ang nakakakilabot naman na video na ito na nag-viral sa internet ay mula sa uploader na nagngangalang Anatan, na siyang ina ng batang ito na may pangalang Develin. Ang kapatid na lalaki ni Ana na namatay ilang buwan lamang ang nakakalipas, ay lubhang masakit pa para kay Ana lalo na at sobrang close ito sa kanyang anak na si Develin. Oh. Bagamat napakasakit. Umanaw na pala yung kapatid niya tapos sobrang malapit ito ka sa anak niya. Kaya syempre yung multo. It sa kanila ang pagkawala ng kanyang kapatid. Naniniwala si Ana na patuloy pa rin silang binabantayan ng kanyang kapatid kahit ito ay sumakabilang buhay na. Uy. Isang araw, habang si Ana at ang kanyang anak na si Develin ay nasa kusina, ay may nakakakilabot na pangyayari ang naganap. Panuorin natin ang sumunod na nangyari. Uy, may kausap yung bata. Who are you talking to? Ang creepy nito. Yeah, no? Who are you talking to? Ang sinasabi ng bata ay uncle, ano? Pero naniniwala ako na ang bata talaga ay nakikita talaga ng mga espiritu o kaya kinakausap sila ng mga guardian angel nila. Ayan. Kaya ako naniniwala na dito. Yeah, no? Who are you talking to? Evelyn. Who are you talking to? Oish. Who are you talking to? Makikita sa video na ang batang si Develin ay animoy may kinakausap sa kanyang harapan. Si Ana ay naniniwala at walang duda na ang kinakausap ng kanyang anak na si Develin ay ang yumaon niyang kapatid. Oh. Pakinggan niyong mabuti. Can hear him here? Who are you talking? Kung pakikinggan mabuti, ang salitang uncle ay maririnig sa video mula sa boses ng isang lalaki. Oh. Who are you talking to? Eh,
Sinasabi ng bata, Uncle? Uncle? Ayon pa kay Ana. Kaya sa inyo, naniniwala ba kayo dito? Legit kasi ako, 100% ako naniniwala. Kasi bata ito eh, hindi marunong magsinungaling. Na ang kausap ni Develyn habang nire-record niya ang pangyayaring ito ay walang duda kundi ang kanyang kapatid na yumaong na. Uncle niya. Ang sumunod naman nating video, na kung saan ay makikita ang grupo na ito mula sa bansang Mexico ay nagsasagawa ng isang paranormal investigation sa isang abandonadong bahay. Nanat malakas. Yung creepy ng lugar. Ba't dyan pa kayo nag-explore? Paranormal investigation, yun ba yun? Sí, la verdad que sí se escuchó medio. Pues aquí, pues se dice que también pues, se prenda las personas para eso. Yo no me nakakatakot to, may bintana. Cuando los privan de su libertad. Yo me tao. Payaso. Hay algo arriba. Hey, ahí hay algo. May nakita silang tao kaya yun nung kasi malayo eh. Arriba eh. Wala. How are you? May tao pala. No sé, pero si es algo, se está moviendo. Se está moviendo. Hola. Nakaalis na yan. Hey, ahí hay algo arriba, eh. No sé, pero si es algo, se está moviendo. Se está moviendo. Hola. Nakatakbo na yun. Wala! Luwanag ng flashlight. Ang liwanag ng flashlight. Ba't ganun? May mga kandila? Pagkatapos nga nila makita ang isang nilalang mula sa taas ng tore na ito, ay agad silang umakyat upang tingnan ang nasabing nilalang na kanilang nakita. Doon nga ay kanilang nakita na marahil may nagsasagawa. Ibig sabihin, pag nilalang, hindi pa siguradong tao, multo, hindi pa sila sigurado sa kanilang nakikita. O may nakita sila, pero hindi pa nila masabing multo. Ang gulo. Panang ritual sa nasabing lugar. Ang abandonadong bahay. Ang video bahay. Naman na ito na unang nag-viral sa TikTok ay makikita ang paglibot at pagkuha ng video ng uploader na ito sa isang abandonadong bahay. Makikita sa anggulo ng camera na kung saan ay makikita ang mga basura na nagkalat, pati ang mga sulat o bandalismo ng pintura mula sa pader ng nasabing abandonadong bahay. Habang lumalabas na ng bahay ang nasabing cameraman, ay may nahagip ang camera ng isang animoy tao na nakaupo mula sa sulok ng nasabing bahay. No mames. Pucha. Sabag, hindi nakakatakot kasi umaga naman eh. Nakakatakot pag... Uy! Sinabol! Magpahanggang sa ngayon ay wala pa rin makapagsabi kung ano ang nasabing nila lang. May mga ilang netizens na nagsasabi na maaaring ang nasabing lalaki sa abandonadong bahay na ito ay isang homeless lamang na tinatakot ang mga taong ito upang umalis sa nasabing bahay. Okay. Nakakaibang itsura niya. Pero sa akin, siguro sa akin ang ano ko, baka ito ay ano, may diferensya sa ulo kasi yan ang mga hilig ng may mga sakit sa utak, diyan palagi nagtatambay sa mga abandonadong bahay sa walang tao. Kaya pag nakikita sila ng tao, talagang maano sila o kaya matatakot o kaya sila'y tatapang mga habol o kaya maging violent. Ganun yun. Good job. Opa! Oh!
Yun na yung ano. Kanila naman i-inspect ang mga ritual na nakasulat sa pader. Meron na akong mga ritual. Ang isang cameraman, pagkatapos kumuha ng video sa may bandang likuran ng nasabing lugar, ay bigla na lang bumalik sa kanyang mga kasama dahil sa takot dahil sa kanyang nakita. Isa namang malademonyong nilalang ang bigla na lamang nagpakita sa kanila. Uy! Ayan o, mga malapelikula ito ah. Oo kaya ito. O nag-costume lang. Kayo na kayo nang humusga siyempre. O totoo. Mga ilang sandali pa, ay may lumabas na namang isa pang kakaibang nilalang buhat sa isang bintana. Katotohanan o isang gawa-gawa lamang. Kayo na ang baalang humusga. Siyempre. Ang video naman na ito na unang nag-viral sa TikTok, ay makikita ang pagbaba at paglibot ng grupo na ito sa isang kagubatan. Alright, going random on it. And it took us to this shady park in the middle of nowhere, so let's see what we find. Makikita sa video ang paglalakad ng cameraman sa nasabing kagubatan na ito. Pagmasdan mabuti kung ano ang susunod na mangyayari. Makikita sa video na may nahagip ang camera ng isang nilalang na sumilip mula sa likuran ng isang puno. Ngunit hindi pa dyan natatapos ang pangyayari. Pagkatapos nilang tumawid mula sa isang tulay ay ito ang susunod na mangyayari. Ayan, tumawid. Ang grupo na ito pagkatapos tumawid ng tulay, ay bigla na lamang may nakita na animoy isang babae na nakasuot ng itim. Should we keep going? Is she following us? Ano to, baka sa isip ko baka baliw, may diferensya din sa isip, di ba? Kasi... Marami ang nagsasabi na ang babaeng ito ay isang aswang. May nagsasabi din na maaaring may problema lang ito sa pag-iisip. Oh. Nanaisin mo pa bang matulog mag-isa pagkatapos mo mapanood ang video na ito? Ang viral video na ito mula sa YouTube, na kung saan ay makikitang ang nakakakilabot na pangyayari habang ang lalaking ito ay natutulog. At ito ang sumunod na nangyari. Makikita sa video ang nakakakilabot na pag-angat ng dalawang paa mula sa kama ng lalaking ito. Oh, legit ito. Dito tali. Dito scripted. Talagang legit ito. Ito ba ay isa lamang epekto ng hindi normal na gravitational force? O kagagawa ng masamang espiritu? Kayo ano sa palagay nyo ang paranormal na pangyayaring ito? Ilagay lamang ang comment sa ibaba para sa inyong opinion. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli natin. Maraming salamat din po.